God. Po, tayo po'y umesto na sa pinakamasarap natin yung buhan ng ito. At tunay nga po na kapuri-puri ang presensya ng bawat isa at yung pinagulito ng Diyos. Amen po. Let's continue to be God-pleasers at po, hallelujah. Tayo nga po ngayon ay dadako na sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos and to minister nga po the Word of God ay nakatasan po din po ngayong araw marahil sa huling pagkakataon sa simbahan ng pakikinig, sa simbahan ng Diyos dito sa at kaya tayo po yan no? Mga dagdag ng pakinig ano po sapagkat hindi po natin alam ano po kung kailan natin muli maririnig ang kanyang boses to pitch na bago pa po ako maging emotional bago pa po kayo maging emotional din ay atin na pong tawagin ang ating pong huling pastor na pansamantala tayo na iiwan ano po pansamantala missional sealing din po sa Pilipinas. Di po ba? Kapag napunta tayo ng Pilipinas, let's make sure po na ating mga pastors we visit or we ask them to visit us. Atin akong tawagin ang ating pong buting pastor muli mula sa Santa Cruz, Laguna. May dalawang anak at ilang apo. Ayan nga po sa amin ngayon dito pa rin. Siya po ay magkakaroon na ng bagong ministry na po, yung apostolic ministry to take care of the apos. Amen po. Atin na pong tawagin ang ating pong buting pastor, si Pastor Fernando Ramos. Papa natin ang pastor, no? Christian. Magandang isang araw po ng Biyente sa bawat isa sa atin, sa mga punto. Kulim po ang Panginoon. Pwede po ang wala pang pwede po ang ito? Pwede po. Pwede po ang pakisabi sa inyong katabi? Huwag mo akong kakausapin. Makikinig ako ng salita ng Diyos. So, tayo pong lahat ay sandaling tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, sa mga po ito kami po ay papasalamat sa isang magandang araw po ng Biyernes sa atin sa kanyang Diyos. Dalangin namin ang iyong pagsama, ang iyong pangunguna. At hiling po namin na sa umaga ito ay ibukas niyo po ang inyong mga salita sa aming po mga puso at ang aming mga puso sa inyong mga salita. Maunawaan po namin ang iyong kalooban sa araw po ito. At dalangin namin ang pagkilos at pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming po kalagitnaan at aming salamat po sa iyong mga salita na sa, alam namin na sa umaga ito ay sa amin magpapala aming pangdakila. Salamat po na sa buhay po namin, kayo po ang mataas, kayo po ang matakila, kayo po ang masamba. Salamat po sa iyong kabutihan, sa buhay po ng bawat isa, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Yeah. Kayo ba yung nalulungkot pagka kayo uuwi na? Diba? Excited tayo pagka tayo uuwi, diba? Owing bakasyon, yes. Owing exit. If you know the feeling ng isang mag-i-exit kesa dun sa magbabakasyon, hindi nyo pa masasabi. Pero the truth is, mas excited ako umuwi na kayo ako hindi nababalik. Meron pa rin ikaw. Hello, hello. Sa ano na po, isa speaker. Sa speaker. May effect po siya. So, tayo po lahat, bago ang lahat, ay mag-aral po ng salita ng Panginoon. Rinig niyo ba ako? Yes. So, tayo po, paki-explain natin. So, mago po ito ay pag-aralan natin yung sinasabi po ni Apostol Pablo na ang lahat ng taas sa atin ay na-experience ito. Amen po. Sabi ng salita ng Diyos,
1 Corinthians chapter 13 verse 11, sabi nito, when I was a child, lahat tayo naging bata, di ba? So ibig sabihin, this is a present, past tense sa buhay po ng bawat isa sa atin, except for Diyos and so. So this was a past tense from Europa, sabi doon, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child, but when I become a man, I gave up childish ways. Amen po. So, yan po ang sabi po ng salita ng Diyos. But, minsan magtataka tayo, bakit kaya sinabi itong talatang ito, wherein, kung titingnan natin yung chapter 13 ng 1 Corinthians, it is called the love chapter. Diba? Ito ay nasa loob ng love chapter. Nung ako ay bata, nagsasalita ako tulad ng bata, nag-iisip ako tulad ng bata, nangangatwiran akong tulad ng bata, pero nung ako'y tumanda na, ginibag ko na yung mga gawaing pambat. Amen po. Meron, pero bago natin pag-aralan yan, ay bigyan muna natin ng konting background, yung 1 Corinthians. It was written by Apostle Paul. Ano naman natin yan? Diba ba? It was written during 55 AD, around 52, 53 years after the death of Jesus Christ, during his third missionary journey. And Paul composed this letter in response to various issues. Maraming issue ang Church of Corinth during that time. Alam natin, sila ay very famous sa division at sa immorality dun sa church na itinayo ni Pablo dun sa lugar na yan ng Corinth. Amen po. At ang congregation na yan ay nabubuo kalimitan ng mga Hentil. Ibig sabihin, hindi sila mga original ng mga Israelita. So ibig sabihin, iba't iba yung mga background nila doon sa loob ng church. Amen po. At yung mga bagay na yon ay hindi nila mapagtagumpayan dahil yun yung kanilang kinagisnan doon sa lugar na kung saan doon sila nanirahan. At yung mga bagay na itinuturo ni Pablo ay iba sa kanila. Kasi hindi yon ang kanilang mga nakaugalian. So, in the context of this letter, Paul addresses several topics dun sa church na yon. Ano mga topic na yon? Division among the church. Amen po? Yung kapwa niya mananampalataya, dinadala sa usgado yung kanilang usapin imbis na pag-usapan sa loob ng iglesia. Merong sexual immorality, isa sa mga miyembro niya ay inaasawa yung asawa ng kanyang ama, at yung sex tawag doon, fornication, at tapos yung marriage, yung problema sa pag-aasawa, at yung spiritual gifts, at saka yung resurrection of Jesus Christ, among the others. Yun po yung mga issue na in-address ni Paul sa Corinth. But then, in chapter 13, na kung saan matatagpuan natin yung verse natin sa umago po ito, Paul speaks about love on this chapter. Amen po? Paul speaks about love on this chapter, but then, kung titingnan natin, bakit napasingit? Bakit napasingit ito? Yung verse 11, bakit napasingit itong pagiging bata? So, Paul speaks about love, emphasizing its importance over other spiritual gifts. Tandaan natin, love is more important than spiritual gifts. Amen po, like speaking in tongues and prophecy. At itong chapter na to is palaging binabasa, especially during weddings. Amen po, during weddings, love is not... Ganon. It is all about love. But the question is, bakit napasingit? 1 Corinthians chapter 13 verse 11 is a part of a larger section in which Paul is highlighting the necessity for believers to grow and mature in faith. Wherein, itong talatang ito is very much important kung titingnan natin yung sinasabi ng love chapter. Amen po. Ibig sabihin, from this verse, maiinuhan natin na kinakailangan talaga ng isang mananampalataya ang pag-ibig for them to mature in their faith. Amen po.
So the context of this chapter informs our understanding that Paul is making a case for love as the ultimate expression of spiritual maturity. So ibig sabihin, kung ang isang Kristiyano ay hindi mo pa kinakakitaan ng pag-ibig sa kanyang buhay, siya ay bata pa sa pananampalataya. Diba? Nung sinabi ba ni ng Pangulong Jesus, ano pa, ng Panginoong Jesus, ang salitang ibigin mo ang iyong kaaway, sino pinatutungkulan niya? Disipulo. Wherein the disciples, dapat mature na sila, di ba? Pero sabi niya, nahihirapan pa sila. Kasi, hindi pa complete yung pag-ibig sa buhay nila. They are still young, spiritually. How many years? 3 years with our Lord Jesus Christ? So, ibig sabihin, yung pag-mature ng isang Kristiyano takes a lifetime. Habang ikaw ay nasa Panginoon, habang ikay naglilingkod, habang ikay nasa church, habang ikay tumatanda sa paglilingkod, marami at marami at marami ka pang matututunan sa paglilingkod. Amen po. Hindi lang isang area tayo nagmamature. Dapat sa lahat ng area ng buhay natin, dapat ang isang Kristiyano ay mature. Amen po. Minsan masasabi natin, oy, mature na to. Pero makikita mo, doon sa isang part ng kanyang buhay, para makikita mo, bakit gano'n ang sinabi niya? Bakit gano'n ang ginawa niya? Ibig sabihin, sometimes we mature on other part of our life, but then on other part, we are still young. So, ibig sabihin, the process of maturing sa buhay po ng isang Kristiyano dapat ay holistic. Hindi lamang isang part ng buhay natin tayo nagmamature, kundi sa lahat ng parte ng ating buhay bilang isang mananampalataya. And Paul urges the believers in Corinth to pursue love above all else. Ibig sabihin, we have to pursue love para sa lahat, para tayo ay maging mature sa lahat ng bagay. Kasi, love follows everything. Diba? Kaya nga, isa sa mga spiritual gift natin is love. Love. Because doon sa love na yun, nakapaloob lahat yung kailangan ng isang Kristiyano para tayo magtagumpay sa ating pong paglilingkod. Amen po. So, tingnan natin, spoke like a child. When we are young, our speech is often marked by immaturity. Kausapin mo si Diyos, kausapin mo si Enzo, at tanungin mo ng isang bagay na pangmatanda, hindi nila kayang sagutin. Amen po? But then, tanungin mo naman ng isang matanda, ng tanong na pambata, ay napakadali, di ba? Dahil napagdaanan natin, naiintindihan natin yung mga bagay na yun. At ang isang bata, sabi dito, ay kukunti ang kanilang pag-unawa sa buhay. Kilala niyo ba si Apo? Kilala niyo yung Apo High Fing Society, di ba? Meron silang isang tanyag na awit. Ano nga yan? Batang-bata ka pa. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang maunawaan at intindihin sa mundo. Yun ang sabi ng kanta. Which is true. Di ba? Kapag ka ikaw ay isang bata, wala ka pa masyadong alam. Diba? Wala ka pang naiintindihan. Hindi mo pa kayang mabuhay sa iyong sarili. Kinakailangan ka pang damitan ng nanay mo, kailangan ka pang pakainin ng tatay mo, kinakailangan ka pa sa school para ikaw ay magawa yung mga bagay na iyon. At kaya sa atin, bilang mga Kristiyano, alam natin na yung bata sa loob ng iglesia ay kalimitang inaalagaan pa. Amen po? Amen. At kung makikita natin, yung mga batang Kristiyano, kung magsalita, bilang isang Kristiyano, malalaman mo sila ay isang bata pa kung ikaw ay aware sa kanila. Amen po? So, limited pa lamang ang kanilang understanding sa salita ng Diyos, yung God's truth and desire to communicate His love to others ay very limited pa. So, ang mga bata, eh siyempre, nag-iisip na parang bata. Amen po. At ang kanilang pag-iisip ay nakasentro lamang sa kanilang sarili. Amen po. So, yun ang typical na bata. Nag-iisip sila, hindi para sa iba, nag-iisip sila para sa kanilang sarili lang. Sabi nga, they are self-centered and very simple view of the world.
Yun lang yung paningin nila bilang mga bata. But then as we grow spiritually, yung ating kaisipan will be more focused on God's word and His perspective. So ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, kapag tayo nagmamature, yung ating self-centered view ng ating sarili ay uti-uting lumalawak at napo-focus ngayon dun sa perspective ng Diyos para sa kanyang salita at sa kanyang iglesia at sa mga kapatid natin sa loob ng church. So ibig sabihin, makikita natin sa loob ng iglesia kung paano mag-isip ang isang batang Kristiyano. If you are aware of that. So ibig sabihin, ang kanilang pag-iisip, we're more like on parang pansarili lang. I mean po, hindi nakapokus sa kay brother, hindi nakapokus kay sister, hindi nakapokus kay pastor, nakapokus lang yun para sa kanilang sarili at kung ano yung mapapakinabang nila. I mean, kalimitan sa mga Bible study, pagka pinag-share mo, si ano na po, si Ate Clan. Si Ate Clan lang, hindi ko pa po alam yan. Pinag-lead mo ng Bible study, ipapasa sa iba. Pinag-pray mo, ipapasa sa iba. Di ba? They are more like escape artist. Escape? Diba po? Escape artist. Dahil, siya na lang po muna. Makikita natin na kapag isang Kristiyano gano'n, alam natin na bata pa. Amen po. So, kung tingnan natin, kapag ka ang isang Kristiyanong bata pa, pinag-explain mo ng isang verse sa Bible, kapraso lang. Kasi yun lang yung abot ng kanyang kaisipan bilang isang Kristiyano. So, ibig sabihin, mas kailangan pa ng isang batang Kristiyano yung tinatawag natin pakikisalamuha sa kanyang kapwa Kristiyano. Wherein ang sabi doon, spiritual maturity involves developing of discernment and wisdom. Kailangan talaga pa ng isang batang Kristiyano para ikaw ay matutong magpaliwanag. Misa nga sa atin, mga misyon, matagal na sa iglesia, kung magpaliwanag pa, parang bata pa rin, hindi ko ba? So, ibig sabihin nun, may kakulangan pa sila sa kanila mga sarili para nila lubusang maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos at yung kailangan ng Diyos para sa paglilingkod ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Amen po. At nung tayo physically ay tumanda na, yung ugali nating bata, iniwan natin. Pero, meron pa rin mga tao na sinasabi, yan, tumatanda ng paurong. Alam niyo ba yung term na sinabing tumatanda ng paurong? Yung tumatanda ng paurong as a term sa atin ay ugaling bata pa rin kahit matanda na. Di ba? At sabi nyo sa mga ano yun, yung ugali niya ay hindi bagay dun sa kanyang edad. Amen po, sinasabi tumatanda ng paurong, ibig sabihin sa lahat ng bagay, parang bata pa rin. Pero ang sabi ng talata sa atin, nung tayo tumanda na, yung mga bagay ng mga pambata, iniwanan natin. Di ba? Sino ba dito ang gumagala pa rin ng walang salawan? O, di ba? Sino ba rito ang sinusuotap pa ng damit ng kanyang nanay? Sinusubo ang kanyang nanay ng pagkain? So, ibig sabihin, yung mga bagay na yun, ay kaya na natin gawin, di ba? Dahil iniwanan natin yung pagiging bata behind. Amen po. At kasabay ng ating pagtanda, ay nagmamature na rin yung ating sariling kaisipan. Dapat po sa iglesia ay ganun din na tayo po bilang mga Kristiyano with our interaction to our brethren, dapat tayo po ay nagmamature na rin sa salita ng Diyos. Amen po. And we are going to leave behind a mature self-centered behavior of our past and embrace a Christ-like way of living characterized by love, humility, and self-sacrifice. Ibig sabihin, habang tayo ay tumatanda, nadidevelop na sa ating mga buhay yung tinatawag nating pag-ibig. Amen po. Kailan ba nararanasan ng isang bata ang magkaroon ng tinatawag na puppy love? Di ba? Pagka siya ay medyo nagkaedad na. Di ba?
So nagkakaroon na siya ng crush, ang kanyang opposite sex. So yung mga bagay na yun ay nangyayari kapag ka ang isang bata ay medyo nagkaedad na. But nung siya ay bata pa, ang love lang niya yung nanay niya. Kasi yun yung palagi niyang kasama. Amen. So sa pagkakataon pong ito, ang topic po natin ay napakasimple lang at ang pamagat po nito ay it's time to grow up. So ito na yung tamang oras na kung saan tayo po ay mag-grow. Amen po. Growing up is a process. Amen po. It is a process na kung saan ang isang tao po ay hindi pinanganak na malaki na. Kaya nga simple yung tanong ni Nicodemo sa Panginoong Jesus, ay tanong ng isang batang Kristiyano. Ano ang tanong ni Nicodemo sa Panginoong Jesus? Pwede po ba akong pumasok sa tiyan ng aking nanay para ipanganak na muli? O, yun ang tanong eh. So, ibig sabihin ito ay tanong yon ng isang batang Kristiyano na wala pang nalalaman sa salita ng Diyos. At titingnan natin, physically, hindi pwedeng mangyari. Dahil walang isang tao ipinanganak na matanda na. Amen po. Ang bawat bata ay pinanganak na bata at walang kaalaman sa mundo. So, ibig sabihin, we come to a process na pinanganak tayo bilang infant at eventually, as years goes by, ay tumatanda tayo at nagkakaedad hanggang tayo umabot sa ating sariling katatayuan sa ngayon. So, there is what you call developmental stages until we reach childhood, adulthood. So, the same is true when you become born again, it doesn't matter how old you are, kahit anong edad ka, na born again ka, spiritually, you are still an infant. Amen po. Na born again ka, 60 years old ka, spiritually, you are still an infant. You are still a baby. When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you are a spiritual baby. You are a spiritual babe in Christ and you must learn to grow in the things of God. Amen po. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? In the book of Ephesians, kung titingnan natin yung ating pong team para po sa taong ito, the Apostle Paul talks about the spiritual growth of Christians, which is in Ephesians chapter 4, verses 11 to 15. Verse 11, ang sabi doon ay, and He, our Lord Jesus Christ, gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Makikita natin sa loob ng iglesia, hindi ginawa ng Panginoon na ang lahat ay apostol. Hindi lahat ay propeta, hindi lahat ay evangelista, at hindi, excuse me po, at hindi lahat ay pastor. Pero ang tanong, bakit yung teachers walang kasamang sam? Hindi mo naisip? Ibig sabihin, God is expecting us to be a teacher doon sa mga batang Kristiyano na makakasalamuhan natin. Not specifically na ikaw ay magtuturo sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, we are going to teach some of those younger Christians noong mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya hindi niya ginawang lahat ay apostol. Hindi lahat ay... Ay paano kung lahat kaya ay apostol? Sa loob ng church. Kung lahat ay mga propeta, eh ang gagawin na lang na sa loob ng church, mag-prophesy, di ba? Kung lahat ay ebanghelista, lahat ay pastor, sino kongregasyon? Pero definitely, kung titingnan natin, itong mga tao na to, they are those of the older or elder generation. Sila yung mga matatanda sa iglesia. Ngayon ang tanong, bakit
ipinagkaloob ng Panginoong Jesus ang fivefold ministry sa iglesia. The answer is, on the next verse, for three reasons. For three reasons. Number one is for perfecting of the saints. First reason. Second reason is for the work of the ministry. And the third reason is for edifying the body of Christ. Tingnan natin gradually, makikita po natin the work of the pastors and those of the fivefold ministry started with you. With you, the saints. You. Amen. Amen. Saints, nag-uumpisa sa individual. Pagkatapos na ma-perfect ang saints, it will include on the work of the ministry. Sino nasa ministry? They are those saints which is gathered in the church to work on a certain task inside the church. Ministry. Amen po. Una ay individual. Pangalawa ay group. Group, pangalawa, di ba? Ministry. At ang pangatlo, sa kabuuan ng iglesia. So, ibig sabihin, itong mga pastor, itong mga fivefold ministry, itong mga ibang iglesia, mga propeta, nag-work first sa atin individually, then in the ministry at sa kabuuan ng iglesia. Bakit? Again, ang sagot is till we all ang sabi, di ba? All. Lahat come to the unity of faith. Ibig sabihin, kinakailangan magkaroon tayo ng iisang kaunawaan ng ating pananampalataya at ang bawat sa atin na hindi naghihiwalay at iba-iba ang natutunan. The danger is kung hindi ka nag-i-stick sa iyong pastor. Amen. Ito po yung danger ng isang Kristiyano na maraming pinakikinggan. Amen po. Ito yung danger nun eh. Ito yung sinabi ni pastor, pero ito yung gusto mong pakinggan, kaya pagdating sa church, ang dinadala mo ito. Nasaan ang unity doon? Wala. Ikaw ay humiwalay ka, ibig sabihin, ang kinakain mo o iniinom mong gatas ay hindi nagmumula doon sa iyong pastor, kundi nagmumula doon sa pastor ng iba. Amen po. Ang importante dito sa loob ng isang iglesia, kaya tinuturuan tayo individually, ministry at sa church, is till we all come in the unity of our faith, magkaisa tayo ng pananampalataya at pagkaunawa sa lahat ng bagay sa loob ng iglesia. Amen po. And the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Ano ba yung sabi ng perfect? The other word for perfect is mature. Ibig sabihin, we have to mature when we have the unity of our faith and the knowledge of our Lord Jesus Christ, and then unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ibig sabihin, ang goal ay para maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Yun ang goal. Kaya tayo ay dapat nag-i-stick sa turo at aral ng ating mga pastor. Sa anong dahilan? Para hindi na tayo maging tulad ng mga bata na may mapakinggan ka ng iba rito, dito na ako, may papakinggan ka iba dito na ako. Hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Ang nasabi doon, you are like to be carried with every wind of doctrine and sly of men and cunning craftiness na marami ang naloloko. Amen po. Yun ang dahilan kaya dapat mag-stick tayo doon sa ating pong mga fivefold ministers. Dahil yun ang purpose at saka tapos-tapusan sa verse 15, we have to speak the truth in love. Amen po. Yung pag-ibig ay lalabas na sa ating mga labi dahil napuno na ng pag-ibig ang ating mga puso. Amen po.
Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Amen po. Kung ang iyong puso ay puno ng pag-ibig, ano ang lalabas sa'yo? Pag-ibig, di ba? Pwede bang mangyari na ang isang tasang kape pagka nadali mo ang lumabas at matapon ay gatas? Kahit sinong pinakamagaling na barista, hindi kayang gawin yun. Amen po. Dahil kung ano ang laman ng isang tasa, yun din ang kanyang itatapon. The same is true with our hearts. Kung ano ang laman ng ating puso, yun ang ating sasalitain. Verse 15 says, but speaking the truth in love, that we may grow up in all things, which is the head, even Christ. So the purpose of the fivefold ministry in verse 11, pinahaba lang, ay para punuin ng salita ng Diyos ang ating mga puso na kung saan ang sasalitain natin sa ating paglilingkod, pakikipag-usap sa kapwa-tao sa ating iglesia, ang lalabas lang sa ating mga mag-ibig ay pag-ibig. That's why, doon sa talata natin, na yung mga bata, kinakailangan nilang matuto at maging matanda sa iglesia upang nang sa ganon maranasan nila at maituro sa buhay ng mga Kristiyano ang salitang pag-ibig. Amen po. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, love your enemy. Bakit love your enemy? Dahil kung ang nasa puso mo ay pag-ibig, hindi ka pwedeng magalit sa iyong kaaway dahil ang nasa buhay mo at puso, pag-ibig lang. Hindi pwedeng lumabas ang galit sa puso mo kasi walang galit. Kundi ang nasa puso mo ay puro pag-ibig lang. Kahit na anong gawin sa inyong kaaway mo, tabigin ka ng tabigin, hindi lalabas yung kape kasi gatas ang nasa puso mo. Di ba? Kaya marami mga kasi ano sasabi, parang mahirap ibigin ang kaaway. But the truth is, it's easy. Kung ang nasa puso mo ay pag-ibig. Amen po. So ngayon, kung nahihirapan ka na ibigin ang kaaway mo, ang kailangan mo pa ay uminom ng maraming pag-ibig. Amen. So yung mga bagay na yun, sa buhay ng isang Kristiyano, mahirap dahil nahihirapan tayo na sundin yung ating mga pastor, yung mga leader ng iglesia. Di ba? Kaya pinagkaloob sa atin ng fivefold ministries, in order for us to speak in love, dahil ang inilalagay nila sa atin yung pag-ibig ni Kristo sa ating pong mga buhay. Amen po. Mahirap bang umibig? Meron ako isang narinig nung nakaraang linggo, ang sabi nung isang pastor, if you say to your wife, I love you because ikaw ay mahusay magluto, I love you because you are beautiful, hindi mo mahal ang asawa mo. Yun ang sabi niya. Hindi mo mahal ang asawa mo. Pag sinabi mo na mahal mo ang asawa mo, na may dahilan, hindi mo mahal ang asawa mo. Kasi may dahilan ka eh. Paano mo wala yung dahilan na yun? Hindi mo na mahal ang asawa mo. Di ba? Ano ang sabi niya ng aklat ng Deuteronomy? Ang sabi niya, nung sabihin ng Diyos, I love Israel because I love Israel. Ang sabi ng Panginoon, minahal ko ang Israel dahil mahal ko ang Israel. Hindi dahil siya ay malaking bansa, hindi dahil siya ay mayaman, hindi dahil siya ay matalino, hindi dahil siya ay malakas sa bansa. Minahal ko ang Israel dahil mahal ko siya. Without anything. Di ba? Ang Panginoong Jesus, minahal tayo. Di ba? Kailan niya tayo minahal? Noong tayo makasalanan pa, di ba? Inibig tayo ng Panginoong Jesus at the right time, at the right moment, when we were still sinners. Ibinigay niya sa atin yung kanyang pag-ibig without any condition in return. Diba? Sinabi ba ng Panginoong Jesus na I love you because? No. Kaya pag sinabi mo sa iyong asawa, I love you dahil ang ganda mo,
ay huwag kang maniwala sa asawa mo. Hindi ka mahal ng asawa mo. Totoo po yun. Kasi yung ganda, umuupas yan. Yung pagluluto, nawawala yan eh. At yung talino, nawawala yan. Pero yung mga bagay na nasa atin dati, nung kabataan natin, lahat yan yung nawawala. At kung yun lang ang inibig natin sa ating asawa, hindi mo mahal ang asawa mo. Dahil dapat ang pag-ibig ay walang kondisyon. Na kung saan, ganun din ang kondisyon ng mahalin tayo ng Panginoong Jesus. Isipin mo ha, iibig tayo ng Panginoong Jesus nung tayo makasalanan pa. How much more ngayon na tayo anak na niya? Di ba masigit ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat sa atin? Amen. Throughout the New Testament, there is a strikingly similarity between spiritual and physical development. Amen po. So, there are three stages of spiritual development that corresponds also to physical development. Nakita natin dito, ito yung tinatawag nating babyhood, childhood, at saka yung manhood. Sorry po, walang womanhood. Walang womanhood. So, manhood pa lamang po yan. So, tingnan natin, sabi dito, even though a person can be a born-again Christian for many years, which is true, he can still be in either a babyhood or childhood stage of development. In certain areas of his life, as we take a look at each stage, kung titignan natin, habang titignan natin yung mga nangyayari at yung development do sa buhay ng Kristiyano about those stages, tingnan natin sa ating mga sarili kung nasa na tayo. Amen? This will be a challenge for us. We have to analyze ourselves kung nasa na tayo bilang isang Kristiyano. Are we still a baby? Are we still a child? Or are we a man? Or are we mature? Or are we on the younger stages of being a man going to maturity? Kaya nga ang topic po natin sa umaga ito, it is time to grow up. Ibig sabihin, kung ikaw ay bata pa, kinakailangan mo ng magkaedad. So, tingnan natin yung babyhood stage of a Christian. Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Peter chapter 2, verse 2, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Ano ang inanasa ng isang baby? Gatas pa lang. Diba? Ito po, ang sabi po dito sa talata, sa Tagalog, sabi doon, manabik kayo sa gatas na walang daya. Gatas na walang daya, ibig sabihin ito, it is the pure word of God na sinasabi po ng Biblia. Sa loob ng iglesia, newborn babies require a lot of work for those who are old enough. Tingnan natin, sa loob ng church, hindi po iisa lamang ang spiritual maturity. Merong baby, merong children, meron ding men. Amen po. Kaya ang unang ibinigay ng Panginoong Jesus sa church ay yung fivefold ministry. They are the parents. Di ba? So ibig sabihin, kinakailangan sa isang pamilya, ganun din eh. Ang unang nagbubuo ng pamilya ay ang mga magulang. They are the one who is working on for their family. Ang mga baby, walang ginagawa yan kundi kumain at matulog. Amen. Ate John, you know me? Baby ay kumain at matulog. Yung aking apo, ang ginagawa ay kumain, matulog, pero ngayon naglalakad na, gumagala na. Gumagala na, patakbo-takbo na. Pero pagka nagkaroon ng sakit, di ba? Sino namang problema? Yung mga magulang. Problema natin yan kasi hindi nila kayang alagaan ang kanilang mga sarili.
You have to do everything for them. You have to dress them. You have to feed them. You have to change their diapers and so forth and so on. And they can't eat solid food. Gatas lang ang gusto nila. So they can only digest their mother's milk or the baby formula kung sila po ay nagbobote. So in the same way, sa loob ng iglesia, you can't expect young Christians to do for themselves. Ibig sabihin, ito yung tinatawag natin sa loob ng church na alagain pa. Amen po. At marami niya sa loob ng iglesia na kahit sabihin natin matagal na ay lumalabas na alagain pa at you need to follow them up after their first visit to the church para sila ay may courage para bumalik at bumalik. Diba? So, sa ating sarili, naandun ba tayo dito sa punto na ito na kinakailangan pa tayong ipalo up para tayo muling sumimba? O kailangan pa tayong alagaan para bumalik sa church? O ang kinakain pa rin natin at pinakikinggan pa rin natin ay gatas pa rin? Amen po. Ang sabi doon ay, they don't understand much about the things of God, so you have to spend a lot of time teaching and counseling them. So, totoo po yan, kapag ka isang Kristiyano ay bata pa, mas maraming trabaho para sa pastor, sa teacher, at sa people ministry sa loob ng iglesia. Maraming trabaho. Kasi, katulad yan ng isang pamilya, pag nag-uumpisa ka pa ng pamilya, maraming trabaho talaga. Diba? Hindi kayo pwedeng mag-asawa na magsabay na alis ng bahay dahil walang maiiwan sa bata. Diba? At kinakailangan sa gabi, kapag kayong bata ay umiyak, umihi, dumumi, nagutom, kinakailangan merong isang babangon para gawin yung mga bagay na yan. Sa loob ng iglesia, ganun din. Kapag isang Kristiyano na bata pa ay nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kalinga, hindi pwedeng walang matanda ng iglesia ang kikilos at gagawa para sa kanila. Amen po. And hopefully, kung tayo ay nandun sa ganong kalalagayan ng iglesia, ay maging maingat po tayo na baka tayo may masabi sa kanila na hindi maganda na ikadamdam nila dahil sila ay mga bata pa. Tanda natin ang mga bata maramdamin. Hindi sila lumalaban, hindi sila nagre-reklamo, anong gagawin lang nila? Iiyak lang. Yeah? Iyak lang, yun yung defensive mechanism ng isang bata kapag sila may nararamdaman, iiyak lang sila. What about a baby Christian? What is their defensive mechanism? Na kapag sila may nararamdaman, iisa lang gagawin nila. Hindi sisimba, hindi awa din ng Bible study. Amen po. Yeah, that's baby. Baby nga eh. Kinakailangan nating alagaan, kinakailangan nating kalingain, higit sa lahat, kinakailangan nating ibuhos yung ating pagmamahal sa kanila. Amen po. At alam natin, kapag ka ginawa natin yon, meron namang magandang bunga. Di ba? Na kapag ka ang isang tao ay isang Kristiyano, inaalagaan natin ng tama at wasto, at maganda ang ating ginawang pagmamalaki, ang makikinabang ngayon, church. Tama mo ba? Kasi ginawa natin yung pinakamaganda para sa kanila and we spend most of the time pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos and thereby kapag ka dumating yung panahon, aanihin natin yung lahat ng mga bagay na ginawa natin para sa kanila. Amen. Amen po. Ang magbe-benefit po niyan ay ang church. Amen po. Amen. Darating din yung panahon na sila ay lalapit sa'yo, iiyak sa'yo, mangungutang sa'yo. Which is true. Di ba? And they don't have a lot of confidence in their prayers. Kapag ka ang isang Kristiyano, Brad, pag-pray mo naman ako. Ibig sabihin, they're still young. Kasi they don't have a self-confidence na kanilang mga panalangin ay didikin ng Diyos. But if you are a mature Christian and you know the Word of God, sabi ng salita ng Diyos, pray to Jesus. You can do it by yourself kasi Kristiyano ka na at naniniwala ka na ang panalangin mo ay didinggin ng Panginoon. But then if you are a young Christian, a baby Christian,
hindi ka naniniwala sa panalangin mo. At marami kang tao na sasabihin, pag-pray mo naman ako. Ate yan, pag-pray mo naman ako. Pero yung hinihingi mo prayer, iisa. Same topic. Diba? But then if you are a mature Christian, that simple prayer ay pwede mo nang ipag-pray. Dahil naniniwala ka, natutugunin ng Diyos yung panalangin mo. I mean po, baby Christian, sa loob ng iglesia, you have to carry them. Bagsano, ay, tama, pasanin. So, you have to speak to them na sa malumanay at doon sa paraan na hindi makasasakit sa kanila dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang iniisip dahil sila ay mga bata pa. They cannot reason themselves dahil sila ay mga bata pa sa kanilang palataya. Kaya, alam natin na pagka ang bata ay bata, pinakailangan natin silang bigyan ng tamang pagkain upang nang sa ganun, lumaki silang malusog. Amen po. Kinakailangan sa isang Kristiyano, pakainin natin yung mga pagkain malusog, salita ng Diyos na makapagpapanaka sa kanila, sabi doon, bigyan natin sila ng gatas na walang daya. Amen po. Pero, meron isang pagkakataon sa buhay ng isang bata, yung panahon na sila ay ihihiwalay nyo na sa pagdidi. Amen po. May ganung panahon, di ba? Na kung saan, hindi naman habang panahon na baby ay nadedi sa kanyang ina, di ba? Merong pagkakataon na kinakailangan mo na siyang ihiwalay dahil gusto mo na siyang pakainin ng solid food. Amen po. So sa mga nanay, ang ginagawa niya sila ay halinhinan. Anong ang tawag doon sa ano, powder na Cerelac? Tapos sa dinurog na baby, anong tawag doon sa isang ano, yung biscuit? Marie. So, hinahalin na nila, ibig sabihin, nagkakaroon of Gerber, pangmayaman yun eh. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng transition, uti-uti, di ba? Purong gatas, lalagyan natin ng Marie, lalagyan natin ng Gerber, lalagyan natin ng Cerelac, para, mapamiliarize nila yung ibang-ibang texture ng pagkain. At ang sa ganon, nandun na tayo dun sa transition na kung saan sila ay aalisin na natin yung gatas dahil sila ay uti-uti na natin pakakainin ng solid food. Anong ginagawa minsan ng mga nanay? Minsan, yung nipple ng nanay lalagyan ng sile. Sile. Kasi pag ganti ng bata, di ba? Ang haka, ayaw na yan. Yung chupon, lalagyan ng sile. O kaya mapait. So, ibig sabihin ay yung mga pagkakataon na kung saan uti-uti natin ini-introduce sa bata, yung solid food. Amen po. So, sa Bible, nung si Isaac ay inihiwalay sa dede ng kanyang ina, sabi doon, si Abraham ay nagdiwang. Pinagdiwang niya ang pagkahiwala ni Isaac sa pagdede sa kanyang ina. Pero, minsan, ito din si David, sabi ni David, surely I have behaved and quieted myself as a child that is wind of his mother, my soul is even as a wind child. But then there is a danger, may danger po yan, na hindi lahat ng Kristiyano ay handang hiwalayan pa yung kanyang nararanasan sa loob ng iglesia. Kaya sa loob ng iglesia dapat uti-uti nating ini-introduce sa paglilingkod yung ating mga kapatid. Diba? Ibig sabihin ay hindi lamang pakikinig na salita ng Diyos ang ibinibigay natin sa kanila wherein kinakailangan uti-uti natin silang ini-involve sa gawain. Huwag naman kaagad na sabihin natin na kunyari dahil bago ko pa lang ikaw muna maghugas ng pinggan. Hindi ganun. Madadala yun. Ay, hugas kaagad ng pinggan. Diba? Ayos kayo muna ng sinya. At sa Bible study, huwag muna yung prayer. Sa Bible study, sa gawain ng iglesia, ang pinakakatakutan ng mga bagong Kristiyano ay ang pananalangin. Tandaan niyo po yan. Yan yung unang pinakatakutan nila. So, umpisahan po muna natin sa patotoo. Patotoo muna. Doon muna sila mag-umpisa. Uti-uti, in-introduce natin sa kanila yung solid food.
Whatever, pagka sila nasanay na sa pagsasalita, saka natin sila, pwede ba sa next week, ikaw naman ang mag-pray. So, uti-uti, hanggang sa maranasan nila yung ginagawa ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, nagkakaroon ng transition from milk to solid food. Amen. Yung mga bagay niyan, dapat ay nagiging matalino ang Bible sa atin nila, pero hindi ka. O, kuya Johnny, dahil bago ka, ikaw mag-opening prayer. Palagay niyo, sunod na rin ko, babalik pa yan. Hindi na babalik yun. Yung kasi ay kinatatakutan talaga ng maraming mga bagong Kristiyano, yung manalangin. Huh? Although sabi nila, baka may panalangin pa na, ama namin, ay di mas lalo silang mapahiya, di ba? Pero katotohanan, na-experience ko rin yan. Pastor Pat, pinatotoo niya na ang una niya prayer, amen lang ang nasabi. Di ba? So, maging maingat po tayo bilang mga Kristiyano na kapag ka ang mga karap po natin ay mga baguhang Kristiyano, hindi natin dapat sila binibigla. Amen po. Maging maingat po tayo. So, ingatan natin na sa uti-uting transition ng isang Kristiyano from milk to solid food, gawin po nating dahan-dahan. Kasi maraming mga Kristiyano ang aayaw pa sa ganung mga gawain. Mananatili silang tagapakinig lang, makikinig lang sila, ayaw pa nilang bitawan yung bote ng gatas. Amen po. Pero kailangan turuan natin sila kasi ang isang bata ay hindi habang panahon na gatas lamang ang kinakain. Nakakita na ba kayo na binatilyo na gatas pa rin ang kinakain? Wala na, di ba? Although umiinom tayo ng gatas, pero hindi gatas ang ating tunay na pagkain. Di ba? Kasi, kumbaga sa ano ay meron ng kaunting milk tea. Ano ba? May halo na yung tea, hindi yung milkshake latte, ganun. At milkshake. Pero may solid po tayo kasama kasi ang isang Kristiyano na patagal na sa pananampalataya, hindi na nabubusog sa simpleng gatas lang. Tanda po niyan. Kapag ka kayo nakapakinig na salita ng Diyos, na sa inyong pangunawa ay parang gatas lang, ang parang gatas means basic sa salita ng Diyos, hindi na tayo nabubusog, di ba? Hahanap na tayo ng ibang means ng kaparaanan para tayo mabusog na salita ng Diyos. At ito po yung madalas kong itanong sa inyo. Ay, tanong ko na ba ito? Ulitin ko yung tanong. Kung halimbawa isang Kristiyano ay umaattend lang ng gawain ng Panginoon tuwing Christmas, Valentine's, New Year, Holy Week, ano pa? At special occasions, masasabi ba natin na sila ay lalago sa gawain ng Panginoon? Oh. Sisimplihan ko na lang ang tanong. Kung halimbawa, ati Kuya Norby, si Ate Joan, alam lang lutuin ay pretong itlog. Kakainin mo ba kung ang kaya nilang lutuan ay pretong itlog sa loob ng isang taon? Three times a day! Merienda kasama! O, kakainin mo ba? O, minsan lang, di ba? Bakit magsasawa ka, di ba? Ngayon, kung ayaw mo nang kainin yung itlog na niluluto ni Ate Jowal, ano dapat mong gawin? Maghanap mo lang palibago sa natama na sinabi natin yun. Dapat matuto ka na magluto ng sarili. The same is true sa isang Kristiyano, na kapag ang isang Kristiyano sabi niya, ay nasasawa na ako sa sinasabi ni Pastor kasi paulit-ulit na lang. Dapat matuto ka na magluto ng sarili mo. Ibig sabihin nun, dapat mag-aral ka na ng salita ng Diyos para ikaw na mismo sa sarili mo ang kakain ng niluluto mo. At hindi ka naaasa sa pastor mo para ikaw ay pakiinin. Ibig sabihin nun, nagmamature ka na. Diba? Kapag ikay marunong na magluto ng sarili mong pagkain at hindi ka na lang umaasa sa gatas, ibig sabihin, nagmamature ka na. Amen po. Dahil nagugutom ka na sa solid food, hindi ka na nabubusog sa gatas lang. Amen po. At yung isang Kristiyano na sinasabi niya na alam ko na ang sinasabi ng pastor, kaya umaattend lang ako every special occasion, eh hindi totoong Kristiyano. At hindi totoo yun. At yung sinasabi niya, hindi niya alam ang sinasabi niya. Dahil ang isang Kristiyano
ay palagi nagugutom at nauuhaw sa salita ng Diyos, kahit ang salita ng Diyos ay daang beses na niyang napakinggan. Dahil ang salita ng Diyos ay laging sariwa, ito ay bago sa bawat araw. Amen po. Kahit nasabihin mo na ang alam mo lamang ay John 3:16, kapag kinabukasan pinagbulayan mo ulit, iba na naman ang maintindihan mo. Kinabukasan pinagbulayan, iba na naman ang maintindihan mo. At marami mga talata sa Biblia na kapag binasa mo araw-araw, iba ang dumarating sa iyo at iba yung maunawaan mo at iba ang sasabihin ng Diyos sa iyo na naaangkop sa sarili mong experience. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay bata pa, kinakailangan mo na kapag ikay umiidad na, matuto ka ng maghanda. Kung una mo natin sabihin magluto muna, maghanda ng sarili mong pagkain. Kaya mahirap po sa isang baby ang hiniwalay mo ng bigla sa pagdede sa kanyang ina. Maaaring magkasakit. Amen? At maaaring magkaroon ng ibang side effect. Amen po? Amen. So, sumunod po natin tingnan ay ang mga Kristiyano should grow up and up so that they don't always need someone to visit them. Amen po? Kapag ka ikaw ay binibisita, anong klase kang Kristiyano? Maaring ikaw ay nandoon sa transition na ikaw ay papunta sa maturity or ikaw ay papunta sa childhood or from childhood to manhood or but then, kailangan bang ang isang Kristiyano ay bisitahin sa kanyang tahanan kung wala naman siyang karamdaman? Na ang dahilan ay hindi lamang tumalo sa gawain. Di ba? So sa atin, pwede gawin natin yun. Di ba? But not on a regular basis. Kasi pagka regular basis na, ibig sabihin, parang linggo-linggo lang, binibisita ka namin para sumimba ka lang. Di ba? Iba na ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, you have to grow up so that you can help somebody else. Di ba? Eh, paano kung ikaw na lang at ikaw ang pinupuntahan ng pastor? Hindi niya na mapuntahan yung iba dahil palagi na lang ikaw. Di ba? So, ibig sabihin, kinakailangan nating lumago na, lumaki na, upang lang sa ganon, ikaw ay magamit din ng simbahan sa pagbisita dun sa iba at sa gawain iba ng church. Amen po. So, ang kinakailangan natin gawin sa mga batang Kristiyano ay ipag-pray natin, alagaan natin, i-feed them natin ng tama, at bigyan natin ng tamang transition from babyhood to what you call childhood. Amen po. Ano ba ang kaibahan ng babyhood sa childhood? Physically, yung babyhood ay alam natin na gatas pa lang eh. Pero pagka child na, kumakain na yan ng solid food. Amen po, kumakain na yan ng solid food. Ibig sabihin na ay nakakakain na sila minsan ng karne, ng manok, ng gulay, at hindi, although umiinom pa rin ng gatas, pero may pagkakataon na bumabalik sila doon sa kanilang nakagisnan. Pero sabi ng Ephesians chapter 4 verse 14, na sabi natin talata kanina, that we henceforth be no more children. So ang purpose kaya tayo nakikisalamuha sa ating mga pastor, sa mga leader ng iglesia, sa mga turo ng iglesia, ay para hindi tayo manatiling mga bata. Amen po. Hindi tayo kinakailangan manatiling mga bata dahil alam natin na ang pagiging bata ay may danger. Ang sabi ng Biblia, likas sa bata ang pagiging pilyo. Alam niyo ba yung salitang pilyo? Yung pilyo. Di ba? Makulit, mapaglaro,
They are what you call curious. They are all to get life into things. Sabi doon. Kalimitan sa mga bata, they are curious. Yung mga bagay na hindi nila alam, gusto nila malalaman nila. Sa loob ng iglesia, maraming mga bata Kristiyano ang mapagtanong na kinakailangan maging maingat kayo sa pagsagot dahil kapag ka ang sinagot mo sa kanila ay mali at tinanong nila doon sa iba at iba ang sagot, nako, alalahanin mo, babalik sa iyo yung sinabi nila. So, ibig sabihin, Christians who are children, they are always poking their nose to the places where they shouldn't. Ano bang ibig sabihin nito? Ang mga children na tawag doon, Christian na children pa, sila yung mga marites ng iglesia. Alam niyo ba yun? Sila yung palaging nakabukas ang tenga at nakikinig sa pinag-uusapan. Po, mga bata eh. Diba? Alam niyo ang ugali ng bata? They are curious about everything. Bakit gano'n ang ginawa ni Pastor? Bakit meron tayong communion? Bakit meron tayong tithe? Yeah, isa sa mga bagay na tinatanong ng mga baguhang Kristiyano. Bakit may tithing? Bakit may giving? Bakit may bautismo? Kinakailangan maging maingat tayo at dapat biblical ang ating magiging sagot. Amen po. Kasi dadali nila yan sa kanilang pagtanda bilang mga Kristiyano. Another thing about children is that they have never learned the value of silence. Ang isang batang Kristiyano ay madaldal. Tandaan natin yan. They talk too much and it's the same way in the childhood stage of spiritual growth. The Word of God has a lot to say about talking too much. Ano sabi? The more, parang ano nga, parang kumpleto ba? Pachamri? Hindi po. Hindi po na-intention. Sabi doon, Proverbs 10, verse 19, in the multitude of words, they're wanted not to sin. Ang sabi dito, ito yung kasabihan natin bilang mga Kristiyano. Maraming salita, maraming mali. Konting salita, konting mali. Walang salita, walang mali. Maraming mga Kristiyano ngayon, ang napakarami ng sinasabi, hindi lamang sa iglesia, kundi sa mga pastor, sa mga leader ng church, at sa kapwa niya Kristiyano. At hindi lang yon, hindi sila marunong magtago sa kanilang sarili. Amen po. Kalimitan po yan. Marami po yan sa mga iglesia at yan po ay na-experience ko na. At ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3, chapter 5, verse 3, a fool's voice is known by multitudes of words. So, ibig sabihin, bilang mga Kristiyano na ang kasama natin ay mga bata pa ng mga Kristiyano, ang mga leader ng iglesia ay dapat maging maingat doon sa mga bagay na sinasabi natin sa kanila. Amen po. Kasi they are those Christians that cannot keep secret. Amen po. Dahil bata pa eh. Ano ang sabi natin sa mga bata? Ang bata ay hindi nagsisinungaling. Diba? Hindi nagsisinungaling ang bata. Kung ano ang kanilang nakita, yun ang kanilang nasasabihin. Kung ano yung kanilang narinig, yun ang kanilang sasabihin. Amen po. So, people who talk all the time are usually guilty of at least three sins. Evil speaking, vain speaking, and foolish speaking. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, maging maingat po tayo sa mga bagay na atin po sinasabi. Amen po. Vain speaking is speaking and talking about oneself all the time. Ibig sabihin, ako mismo, ako to. Ganun ang mga Kristiyano, nagpapatuto siya, ako to, ako magaling, ako mahusay, ako magaling, ako. Ganun ang ginawa ko, ganun ang ginawa. Yun yung sinasabi na kapag ang isang Kristiyano ay bata pa, nakasentro palagi sa kanyang sarili yung kanyang sinasabi. Amen po.
And foolish speaking is constantly jesting and joking about things that are unprofitable. The Bible says that jesting and joking are not convenient. Ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano ay palaging nag-jo-joke, green jokes, o kung ano-ano mamamang klase ng joke, ang sabi na salita ng Diyos, hindi natin ito mapakinabangan. Ingatan natin ang ating mga sarili dahil ang salita ng Diyos ay hindi ibinibiro. Amen po, maging mahinga tayo. At sa mga bagay niyo, nagkakasala po tayo. Sabi ni Ephesians chapter 5 verse 4, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather give thanks. Nasabi ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, dapat lumalabas na sa ating mga puso. Kasi kung ang lumalabas sa ating mga puso ay puro jokes, ang naman ang puso natin ay jokes. Diba? Kasi yun naman lumalabas ay jokes eh. Ibig sabihin, jokes lang yung nasa iyo. Pero kung sinasabi mo sa salita ng Diyos, ang laman ng puso mo ay salita ng Diyos. Tandaan natin kung ano lumalabas sa bibig ng isang tao, yun ang laman ng kanyang puso. Tandaan po niyan. Hindi lalabas sa bibig ng isang tao ang salita ng Diyos kung wala salita ng Diyos sa kanyang puso. Amen po. Amen. So, lagpasan na po natin ito kasi ito lang yung sinasabi. Sometimes, people say something hurtful and afterward, oh, I was joking only. Pero the truth is, hindi sila nagjo-joke, sinasabi talaga nila yung kanilang gustong sabihin. Ang ginagawa lang nila ay alibay yun. Di ba? So that, sabi nga ay they are trying to cover up at sasabihin nila it is a joke. Di ba? Kapag ka nasabi mo na ang isang bagay, mahirap mo nang bawiin. Reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Kapag ka nag-joke ka, nasaktan yung isang tao, hindi mo na kayang bawiin yun. Kahit sabihin mo na it is a joke. Well, the truth is, kung magsabi ka ng totoo at nasaktan yung tao, at least sinabi mo ang totoo. Hindi ka nag-joke. Pero kung ang purpose mo ay hindi makasakit, huwag ka na magsalita. Di ba? At ang sabi natin pinag-aralan kanina, kung ang nasa puso mo ay pag-ibig, ang lalabas na sa bibig mo, pag-ibig. Amen po. Sabi ng Psalms 141 verse 3, set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. We need to watch what comes from our mouth. Our words should lift up others, not to tear them down. Maging maingat po tayo sa mga sinasabi natin, sa mga kapatid natin, na dapat ang mangyayari sa kanila kapag napakinggan na salita ng Diyos, mag-lift up sa kanila at magpapalakas. Hindi to put them down. Amen po. So tayo bilang mga Kristiyano, lalo na tayong mga magkakasama sa iglesia, ingatan po natin ang ating po mga panalita. And the last one is manhood. Amen po. One characteristics of a spiritual mature or manhood Christian is esteeming things lightly. Ibig sabihin, ang kanilang pananaw sa kanilang pananampalataya ay hindi na yung mga makomandong mga bagay. Amen po. In other words, they put God first in every area of their lives. Ibig sabihin, sa local church, ang priority ng isang spiritual mature Christian ay ang salita ng Diyos, ang pagtuturo ng salita ng Diyos, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, at para maitaas ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Amen po. Yan po ang characteristic ng isang mature Christian. Amen po. Sa Hebrews 11:24-25, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of the sin of a season. Alam natin yung story ni Moses, di ba? Nakakuha siya ng prinsesa ng Egypto at ginawa siyang prinsipe, si Moses. Pero iniwan niya yung karangian na yun para sumama sa kanyang mga kababayang Israel. Dahil ang purpose niya ay naandun sa mga anak ng Diyos. Amen po. Ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? Makuha mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, pero mapapahamak ang kaluluwa mo. Ano ang mapapalam? Wala, di ba? So, ibig sabihin, the things of this world is nothing compared to the salvation of God that is given to us. Amen po. Maging maingat po tayo sa pagpili po ng mga bagay na atin pong inilalagay yung atin pong mga sarili. Another characteristics of a mature believer that is God's conscious and seeks after the kingdom of God.
Amen po. Ibig sabihin, may pananabik tayo sa gawain ng Panginoon, meron tayong gusto palaging involvement sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, and we are conscious about everything in prayer and everything. Amen po. But baby Christians, on the other hand, are self-conscious, materialistic. Amen po. At yung gawain ng Panginoon ay secondary lang sa kanila. Amen po. Pero tayo, na nagmatyo sa gawain ng Panginoon, kinakailangan may maingat po tayo. At ang ating mga schedule, priority natin ang gawain ng Panginoon. Amen po. Even in our ministry, kinakailangan bigyan natin ng panguna ang gawain po ng Panginoon. And in priority of our lives, God is our first priority. Amen po. So, continue natin. Sa buhay po ng isang Kristiyano, hindi naman lahat ng bagay nagmamature sa atin. Amen po. Merong isang Kristiyano na mature sa Bible study, sa pag-pray, sa salita ng Diyos, but then in giving, he is a baby. Kaya ganoon, di ba? Tagal na Kristiyano, mahusay na mag-pray, mahusay na mag-handle ng Bible study, mahusay na mag-pray, pero sa pagbibigay, bagsak. Amen po. At meron namang isang Kristiyano na talagang sa pag-ibig, wala kang masasabi. Pero pagdating sa prayer, walang masabi. Di ba? Meron mga klaseng gano'n na sa buhay po ng isang Kristiyano ay nagmamature tayo sa isang side, pero doon sa isang side ng ating buhay, hindi tayo nagmamature. Dapat po sa buhay po ng isang Kristiyano, if we are going to grow in love, holistic dapat tayo. Lahat yan ay nakapoko sa isang bagay. Ang lumago tayo sa gawain po. So, how do we grow spiritually? Paano tayo lalago sa pananampalataya? Paano tayo magmamature? Isa lang po ang ibig sabihin yan, kung ano ang ating pinakain, yun ang magpapalaki sa atin. Diba? Kung halimbawa, ikaw ay puro gulay, hindi lalaki kang vegetarian. Gulay ang pinakain mo. Diba? Tama mo ba? Pagka gulay ang pinakain mo, di vegetarian ka. Dahil gulay. Pero, tingnan natin, kapag ka isang Kristiyano ay madalas makinig ng salita ng Diyos, napakabilis lumago ng isang Kristiyano. Especially kung ang isang Kristiyano ay babad sa gawain ng Panginoon. Napakabilis lumago ng isang Kristiyano. At patuloy niyang mararanasan ang pag-ibig ng ating pinakilang Diyos. Amen po. Tayo bilang mga Kristiyano na buhay tayo sa New Testament, dapat yung madalas nating basahin, pag-aralan, is made up of the epistle so that we are going to be lifted up upang magamit po tayo ng iglesia sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. So, ibig sabihin, God's nature is love and His nature abides in you. Ibig sabihin to, we must feed on love for it to grow. Yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos, dapat ang idinidilig natin ay pag-ibig. Amen. Pag-ibig lang. Amen po, but you must feed on love for it to grow. Yung nalagay sa ating puso, kinakailangan idilig natin ay pag-ibig. Hindi galit sa ating kapwa. Amen po, kaya nga sabi ng salita ng Diyos na sa panalangin, Lord, patawarin mo po yung mga nagkasala sa amin, katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Diba? We have to have forgiveness every day in our lives. And many problems can be avoided by simply walking in love. Amen po. Every believer received the same birth, same measure of faith, same measure of grace, and the same love of God. It's up to us to develop what we have been given to us. Pareho lang ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Pareho tayo na born again, pananampalataya, biyaya ng Panginoon, at iisang pag-ibig. Paano natin palalaguin yun? Nasa sa atin na. Amen po. At hindi tayo magmamature overnight. Hindi tayo lalago ng isang gabi. Kinakailangan tayong magbasa sa palagi ng salita ng Diyos at patuloy nating isapamuhay ang salita ng Diyos upang ang bawat isa sa atin maging pagpapala sa iglesia, maging pagpapala sa ating mga kapatid. At thereby,
kung pupunuin natin ang ating mga puso ng pag-ibig, naniniwala ako na hindi magtatagal ang bawal sa atin ay lalago at lalakas at magiging kagamit-gamit sa gawain po na. And bilang conclusion, napakasimple po ng conclusion. Ito po yan. We love, we grow. Amen po. Umibig ka, ibigin mo yung kapatiran, ibigin mo ang Panginoong Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay lalago. Amen po. So, sa pagkakataon ito, tayo pong lahat ay tumayo, at tayo po ay umawit sa Panginoon, at sa ating puso, nasain natin na tayo po ay lumago sa gawain po ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Sige po. Pag po tayo manalangin, tayo po yung mga magkasama-sama. Lord God, napunuin mo ang puso po ng bawat isa ng iyong pag-ibig
ang pag-ibig na sa iyo lamang nagmumula, aming matakilang Diyos. Pag-ibig na pupuno at magagamit namin sa aming pong paglilingkod, sa aming pong paglago, aming pong dakilang Diyos. Pag-ibig na kung saan ay mararanasan, mararamdaman ng bawat isa po sa amin, maging mga taong nakapaligid po sa amin, aming pong dakilang Diyos. At sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, so dito makikilala kung sino ang iyong mga anak, ang iyong mga alagad, aming pong dakilang Diyos. Kung ang bawat isa po sa amin ay nag-iibigan, aming pong dakilang Diyos. Sabi mo rin sa iyong mga salita, Panginoon, Jesus, ang iyong iglesia ay lalago at lalakas dahil sa pag-ibig. Sa pag-ibig na ibinibigay mo sa bawat isa po sa amin, aming pong dakilang Diyos. Salamat, dakilang Diyos, na iglesia nito tuloy mo ng pag-ibig. Ang bawat kapalit po namin, tuloy mo ng pag-ibig, ang aming mga pastor, mga elder, ang mga miyembro, ang mga ministry, aming panakilang Diyos, naway maglingkod kami na ang tanging dahilan ay ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, aming panakilang Diyos. Kaya po aming Ama, sa bagay ito, salamat sa pag-ibig na binabahagi mo sa amin, aming panakilang Diyos. Sa bawat salitang lalabas sa aming mga labi, pag-ibig ang mararanasan ng bawat isang kasalanan namin ng Panginoon. Kung kami man ay nahihirapan na ibigin ang aming kaaway, Panginoon, kailangan pa namin ng masigit na pag-ibig sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa bawat isang sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakinig, aming panakilan Diyos, sa gawa nito, Panginoon Jesus. Salamat sa pag-ibig na naranasan ng bawat isang po sa amin. Buhat sa iyo, sa Banal na Espiritu at sa aming Ama, Panginoon, patuloy ka namin pinag-aralan sa aming mga buhay, aming panakilan Diyos. Pagpalain niyo po ang araw nito, pagpalain mo ang mga oras na lilipas sa aming panakilan Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, aming po Panginoon. Ano natin awitan ng ating Panginoon? Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Kapalit mo ang kanilin, puso'y pag-inasin. Di maikukumpara ang buhay na mamas ng Yeah.